Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano tayo gagawa ng DIY piso Wi-Fi. So sa lahat ng mga ka-DIY ko dyan na meron ng Converge or Internet PLDT or Globe Lines na fiber na mabilis ang internet sa bahay, mga ka-DIY, ito na ang pagkakataon mong kumita ng extra. O, diba? DIY lang to kasi pinakamurang DIY setup ito ng piso Wi-Fi na hindi mo na kailangan pumunta ng raon or online para bumili pa ng 6,000 to 7,000 na piso Wi-Fi setup. Ito ay DIY lang sa nagkakahalaga ng 1,400, mga ka-DIY. So yung 1,400 na yon, yon ay bibili lang tayo ng TP-Link EAP110 outdoor. So ayan, ito lang yung kailangan nating bilhin sa Shopee, mga ka-DIY. So TP-Link, ito ay outdoor antenna na gagamitin natin sa ating DIY piso Wi-Fi. So sa loob, yan, pag binuksan niyo yan, yan, yan ang lalabas. Ayun, mga bracket. Kasi nailabas ko na yung antenna, mga ka-DIY. So sa loob, ito, ito na yung lalabas dyan, mga ka-DIY. So meron tayong EAP110 na gagamitin natin sa ating setup. Yan, yun ang kasama sa package, ang kanyang adapter or power over ethernet na adapter, tapos power cord, so para isaksak siya. Yan, tapos mapapansin nyo meron ditong dalawang LAN port at saka dito sa loob meron ding isa pa. Ayan. So, yun nga lang, wala siyang kasamang LAN port, ay, LAN cable. Pero, mura lang naman yung mga ka-DIY. Ako kasi, meron ako sa bahay na ito, 15 meters ata, to yung gamit ko sa bahay. Tsaka, itong isa naman, yung kulay dilaw, galing sa Globe prepaid. So, para ikabit, so, iset up ko to. Siya nga pala, yung isa pang kakailanganin nyo para sa set up na to, mga ka-DIY, ay dapat meron tayong lumang laptop. O kaya laptop kahit hindi luma, basta laging ginagamit. So laging buhay. Yun kasi yung gagamitin natin as controller nitong ating piso Wi-Fi. So meron tayong antenna at saka controller. So yung controller na yun is gagamitin natin yung laptop. Kasi ito yung tipid version. So wala na tayong ibang bibilhin kundi yung antenna. Tapos sariling PC natin yung gagamitin natin or laptop para nga mas matipid sa kuryente. Kailangan nga pala laging buhay yung laptop para gumana yung ating piso Wi-Fi kasi yung laptop yung kukontrol sa ating antenna. Meron din namang option na bibili tayo ng hardware, yung AC300 nga ba yun? Yung AC300, 3,000 to 5,000. So, depende kung saan nyo bibilhin. Parang yun naman yung mag-a-act as laptop. Siya yung magkukontrol. Ayan, yan yung picture. O kaya naman, meron ding option na online, mga ka-DIY. So, license yung bibilin mo kay TP-Link. So, Umada controller yon, online lang. Yun nga lang, 700 every year siya per device. Eh, since ito yung ating budget setup, wala na tayo iba dapat bilhin. Ito lang, yung antenna lang. Gamit tayo ng lumang laptop. O kaya yung sa setup ko, yung laptop ni Mrs. DIY na lagi namang buhay pag andito siya sa bahay. So para i-set up, unang-una, yung maiksi muna na LAN cable. So nakikita nyo may nakalagay dyan na LAN. Ikakabit ko to sa ating router. So kung napapansin nyo sa likod ng router meron ding LAN port, isaksak nyo lang yung kabila. And then itong isang mahaba naman, ikakabit ko yan dito, mga ka-DIY. Kabit natin dito sa loob. Waterproof nga pala to, so pwede nyo ikabit sa labas kahit mabasa siya. So, ayan. Ay, sala. So, ayan. Ganyan lang yung ating antenna. Tapos yung kabila ng kulay blue na LAN cable, dito ko siya ikakabit. Ayan. So, yun na lang. Dalawa na lang ikakabit natin. I-power natin siya, isasaksak sa outlet. At saka yung kabila nitong kulay dilaw, yung LAN, ikakabit naman natin sa ating Wi-Fi or sa ating router sa bahay. Sa Converge o kaya Globe All or PLDT, mga ka-DIY. So, isaksak ko lang, tapos pakita ko sa inyo yung setup.
So sa actual wiring, so ayan mga ka-DIY, nakasaksak na to sa ating outlet. Ayan, pagpasensya nyo na yung kalat ng laruan ni Kid DIY. Andito kasi ako sa kwarto, nandito kasi yung router namin. So ito na yung power over Ethernet adapter natin, yung dilaw na LAN. Ayan, magpo-focus ka ba? So nakonect yan sa ating router. Ayan. So PLDT, shout out. Tapos yung isa, yung POE, power over Ethernet, ang papunta sa ating antena. So ayan, kita nyo kulay green kasi buhay na siya. Mamaya ilagay ko siya doon sa may bintana para matesting natin kung bubuga siya sa labas. Pero natesting ko naman na yan eh. Dito na lang muna. Ngayon, punta naman tayo sa computer. Ipapakita ko sa inyo kung paano isi-set up yung laptop. Ayan, sa software side naman tayo mga ka-DIY. Nasa laptop na ako. Siyempre, unang-una Google. Siya nga pala yung piso wifi na setup natin na to is voucher type. So halimbawa may kukonect sa ating piso wifi, bibigyan natin siya or bebentahan natin siya ng voucher code. So kung yun yung pang 5 piso, pang 10 piso, depende mamaya sa setup na gagawin natin. So voucher type, yun yung ibebenta natin sa mga kukonect sa ating piso wifi. Ngayon, para magawa yung voucher, kailangan natin i-set up yung controller ng ating piso wifi. Unang-una nating hanapin is Umada controller. So i-download lang natin yung software, which is kasi nga gagamit tayo ng laptop, kailangan natin ng software i-install natin. So ito, yan, download for Umada software controller V5 download. So ayun, magda-download na siya. So hintayin lang natin matapos. Siya nga pala, para gumana yan, kailangan nyo rin ng Java. So i-download nyo rin yung Java. So ayan, download Java for Windows. So download nyo lang din yan. Yun lang yung dalawang software na kailangan nyo. So Java and Umada. So hintayin lang natin matapos mga ka-DIY. Ay, parang na-download ko na pala to. Kasi ayun, no? So halimbawa, natapos na siya ma-download, lalabas na yan sa inyong, ayan, ito yung Java. So install nyo yan. At saka ito yung Umada. So yung Umada, kailangan nyo lang siyang i-unzip kasi naka-zip siya. Ayan. Eh since meron na ako, na-unzip ko na, i-stop ko na lang. Ito na yan mga ka-DIY. So ito yung mga laman nyo na files. Tapos ito, ayan, right click. Tapos run as administrator. Yung .exe. Tapos yung Java, ganun lang din naman. Next lang, install nyo lang din. Sa akin kasi, na-install ko na. Ayun. Nasa control panel ko na siya, yung Java. So, ayun. Finish. Controller, finish natin. Yan, magla-launch na siya mga ka-DIY. Ayan, punta lang kayo sa advanced kasi ibablock yan ni Windows. Tapos ayan, let's get started. So halimbawa ito, yung para ma-access mo siya sa laptop, lagay mo lang admin. Password admin 1234. So kayo nang bahala dyan. Tapos ito, meron akong TP-Link ID mga ka-DIY. So pwede kayo mag-register. Kung wala pa, ang sa akin lang man ay ginamit ko lang yung aking Gmail. So tingnan natin kung magbabind. Kailangan nyo to para pwede nyong i-access si Umada online, di ba? Kahit yung bahay nasa laptop, pwede mo siyang ma-access sa office, mga ka-DIY. Yun lang yung purpose naman nun. Kaya kailangan mayroon kayong Umada or TP-Link na ano, TP-Link account. So next, yun lang yung sinetup natin dito. Admin 1234. Config new setup mga ka-DIY. Ayan, etong laptop na to yung gagamitin ko. So pangalanan ko to ng ThinkPad controller. Kasi ThinkPad eh. ThinkPad controller. So alam ko na itong laptop na to yung gamit ko. So ayan, tapos region natin, Philippines.
P. Asan po ang Philippines? Philippines. Siyempre, plus 8. Next. Site name. Halimbawa, itong wifi mo na to is Itagig. Ay di ilagay ko na lang o kaya sa laundry shop. So, lagay ko halimbawa, laundry shop. So, kayo na mabahala dyan eh. So, kung anong gusto nyong ipangalan. Kasi halimbawa, madami. So, pwede nyong ilagay Tagig kung sa Tagig siya. Hindi pa naman yan yung wifi mismo eh. Ano lang to, parang config mo lang para lang mas madali siya i-manage. So, ayan, dito tayo. Kasi pwede siya, oh, may mga custom setup na siya. So, dito tayo sa custom. Halimbawa, sa laundry shop ko nga ito ilalagay, mga ka-DIY. Hindi ilagay ko laundry shop. Yun yung setup ko. Doon ko siya ikakabit kasi, username, device account. Lagay ko na lang admin. So, default lang muna tayo. Pero yan, kung may ginawa kayong ganyan, tandaan nyo lang. Tapos, yun, huwag nyo lang kakalimutan. Tapos, next lang. One setting, wag na muna yan. Next, ayan. Anong gusto nyong ipangalan dun sa piso wifi nyo? So, lagyan natin ng Elon Only Piso Wifi. O, diba? Only. Password, wag na munang lagyan ng password. Ay, kailangan pala. Sige, lagyan na lang muna natin. Admin 1234. Ano lang, default lang. Kasi mamaya, i-disabled naman natin yan eh. Ayan. ThinkPad controller. Finish. So, pag na-finish nyo yan, pupunta na yan sa dashboard, mga ka-DIY. So, mag-login lang tayo. Ay, hindi. Admin pala to. Ayan. Admin 1234. Remember me. O, yun. So, ayan, nandito na tayo sa dashboard. Meron pa yung tutorial. Skip na lang natin yan kasi dun lang tayo sa basic. Kasi pinapadali lang natin yung ating setup. So, ito na yung lalabas, mga ka-DIY. Tandaan nyo, nakakabit na yung router natin, ha? Ay, yung antena natin is buhay na. And then, yung ating laptop is nakakonect din dun sa internet, dun sa router na yon via wifi o kaya LAN. So, kumbaga, magkikita sila. So, ngayon, idagdag natin. Ayan, oh, nakikita nyo? Ito yung 78. Ito yon yung EAP110, yung ating antena na didetect na ng ating software. Ngayon, yung status niya, naka-pending, pindutin nyo yan. Kailangan i-adapt natin siya para, ayun, laundry shop. I-adapt natin siya para makontrol natin siya or magamit natin siya, yung antena na yon. So, hintayin lang natin, provisioning. Ayan, mga ka-DIY. Kumbaga yung ano, ayan, connected. Ayun, connected, provisioning. Hintayin lang natin matapos. Kailangan to para makontrol natin yung antena. So, para bumuga na siya nung wifi na gusto nating ibuga niya. So, hintayin lang natin matapos yung commissioning or provisioning niya. Voucher type to, mga ka-DIY, ha? Benta-benta ka lang ng voucher. Halimbawa, merong mag-i-internet sa'yo for 5 pesos 2 hours. So, meron tayong i-generate na voucher para doon. O kaya naman, 10 pesos, 10 hours. So, may voucher tayo para doon. So, mamaya, pakita ko, example natin kung paano siya gagawin. Maganda kasi to, lalo yung mga ka-DIY natin na nakatira malapit sa school, may mga bata, maraming bata, o kaya sa terminal ng bus, naghihintay bago sumakay, kaso walang data, pwede silang kumonek sa inyo, piso wifi nyo, diba mga ka-DIY? Eh, kung may internet ka na sa bahay, may laptop ka na sa bahay, ayos na ayos, meron ka ng side business. So, ayan, connected na siya mga ka-DIY kung nakikita nyo. So, yung details... Radio. Ito nga pala, 2.4 GHz yung antena natin na sinet up kanina. Ngayon, okay na yan. Connected na. Paano natin isa-set up yung ating piso wifi? Pupunta tayo sa setting. Pagdating nyo sa setting, ayun mga ka-DIY, dapat isi-select nyo yung, kasi kanina naka-global,
i-select nyo yung muna yung laundry shop. Halimbawa, para doon nga yung laundry shop yung ginawa kong wifi. So, at saka kayo pupunta sa setting. Then, wireless. Si-edit natin yan. Disabled natin yung kanyang security. So, dapat none, maka-DIY. So, automatic pwede kang kumonect dun sa Elon only piece of wifi. So, si Elon is si Kid DIY yan. Ayan, okay na yon. And then, next nating pupuntahan ay sa network security, no? Sa authentication. Ayun. Dun tayo sa portal. Yung napapansin nyo ba pag kumukonek kayo sa piece of wifi, may napupuntahan siya na web page, parang portal. So, ito yung gagawin natin dun. Yung portal kung saan kukonek yung ating mga user, mga ka-DIY. So, lagay natin Elon. Portal name lang naman ito eh. So, kayong bahala, sabihin na lang natin Elon. So, apply. So, ngayon, i-edit natin siya. Ayan. So, pindutin nyo lang yung, ay, enable natin. Ay, hindi. Ayusin muna natin siya bago natin i-enable. So, portal, controller. So, yung SSID. Ang isi-select natin dyan, yung ginawa natin na Wi-Fi hotspot. Authentication type, hotspot. Tapos, ayan, voucher type. I-check nyo yung voucher type. Tapos ito, halimbawa, may website kayong gustong bagsakan niya after niya mag-login ng voucher code, pwede nyo dito ilagay, o kaya original. Pero ito, halimbawa, may gusto kang i-promote na laundry shop, pwede nyo dyan ilagay. Ato, lagay na lang natin muna Google. Google.com. Para once nag-connect na siya or naglagay ng voucher, sa Google siya mapupunta. So, ayan. Pwede nyo i-customize ito. Ito na yung makikita ng ating customer na kukonek. So, pwede nyong baguhin yung ano, pwede kang mag-import ng template, edit current page. Ito, halimbawa, ayan yung makikita nyo sa mobile, solid color. Ayan, tanggalin natin yun. Pwede nyong palitan yung logo. Maglagay nga tayo ng logo. Maghanap ako ng wifi logo. I-try natin palitan. Choose. Ay, sana save yun. Ah, sa desktop pala, mga ka-DIY. Ayun, kita nyo, napalitan yung logo. So, palakihin lang natin. Ayan, para may wifi tayo. Welcome information. So, lagay natin. Welcome to Elon Only Piso Wi-Fi. So, hindi nyo nakikita kasi paguhin natin yung kulay, gawin natin black. White kasi yung background natin. Ayan. So, kayo nang bahala. Pwede nyo na itong i-customize kung anong gusto nyo. Gawin natin 18, yung size. Terms and condition, ayan, pwede nyo i-enable, o kaya ito, copyright. So, lumalabas yan dito, ayan, mga ka-DIY. So, ito, medyo igitna natin. Logo size, pwede nang lakihan din yung logo size. Copyright color, gawin din natin, ano, black.
Yan. Gawin kaya natin ano, solid color to, tapos gawin natin yan. Yan. Pwede na yan. Para lang ano. Tapos ito medyo iangat natin. So, pwede nyo itong i-customize mga ka-DIY. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong itsura. O, ayun o, diba? Nagagalaw-galaw yan. Halimbawa, gusto nyong picture yung background, pwedeng-pwede rin. Logo, lower. O, ayan. So, ayun. Ganyan lang yung setup and then i-apply. Ay, kaso may nalimutan tayo. Ayan, oh, voucher type, Elon, piso wifi. So, meron nga pala, punta tayo sa voucher manager. So, yung voucher manager, dito na kayo gagawa ng voucher. Yung sinasabi ko sa inyo na tigli naman piso, tigsa 10 piso. So, ngayon, dito wala kayong nakikita ang voucher. Mag-create lang tayo. Yung code length, kung ilang numbers yung lalabas dun sa voucher, 6 digit. Total amount kung ilang voucher yung gusto mong gawin. So, sabihin natin 10 pirasong voucher. Tapos ito, iselect nyo lang yung limited usage count 1 para isang beses lang magagamit. And then yung duration, halimbawa ito is 5 piso, 2 hours, i-customize natin. Gawin nating hours and 2. So, 2 hours. Ayan. Ay. 2 hours. So, itong voucher na to ay pang 2 hours. And then, pwede rin nating ano, iset yung speed niya. Halimbawa, enable or hanggang 10 Mbps lang para hindi maapektuhan masyado yung speed ng internet nyo sa bahay. Halimbawa, meron kayong 50 Mbps sa bahay. So, yung taga-piso wifi, ito lang yung magagamit nila. 10 Mbps lang, di ba? So, meron ka pa rin 40 Mbps na sure na magagamit. So, ilagay natin dito is 2 hours for 5 peso. 5 pesos. So, ito yung 5 peso voucher natin. So, save. O, ayan. Ito na yung voucher na kinireate niya. So, ayan. Ito na yung mga codes, mga ka-DIY. Yan na yung ibebenta nyo. So, kailangan i-print nyo yan. Yan. So, ito na yung ibibigay natin sa ating mga buyer, sa ating mga customer. O, ayan, o. I-save ko lang muna para matesting natin mamaya. Yan. Diba, may voucher code ka na. Valid for 2 hours. So, ayun. Ganun lang kadali ang setup natin, mga ka-DIY. So, balik na tayo dito. So, apply na natin yan. Meron na tayong voucher. So, punta ka na sa dashboard. Ngayon, testingin ko sa cellphone ko, mga ka-DIY, para makita nyo yung ating piso wifi kung paano siya gagana. So, ayan, punta tayo sa ating, kita nyo, connected ako dun sa router ko ng PLDT si DIY Pinoy. Ngayon, ito yung kinireate natin na piso wifi. Connect ka lang dyan. O, ayun, meron kagad siyang sign in. Pag pinindot yan ng ating customer, ayan, may redirect siya sa portal. Ito na yung portal na ginagawa natin kanina. O, diba? Welcome to Elon's Only Piso Wifi. Only download kasi. So, kayo nang bahala magpalit ng logo at magpaganda pa niyan. Ngayon, i-input lang dito yung voucher code. So, tingnan ko lang sa computer yung voucher code. Halimbawa, yung isa is 860175. Siyempre, mag-i-input nito is yung customer natin na binentahan natin ng voucher code. So, log in. Ayun, o, diba nag-redirect na siya sa Google kasi yan yung nilagay natin, Google. Ngayon, try natin mag-speed test. Ayun, o, connected. Elon, piso wifi. Speed test tayo, mga ka-DIY. O, kahit fast.com. Ayan. Ang sinet natin dito, 10 Mbps. O, ayun, o. Diba, nililimit niya. So, hindi babagal yung internet mo sa bahay. Kasi, limitado lang naman eh. Pwede mong gawing 5 Mbps lang yan. Makakapag-browse na yung nakikipiso wifi sa inyo. O, ayan. 9 Mbps. Tapos, yung upload. So, pitik lang naman yan. Dapat 10 lang din yan.
So ayun, ganun lang kadali yung ating Piso Wi-Fi mga ka-DIY. So sa halagang 1,400 tapos basta meron ka ng laptop na pwedeng gamitin sa bahay at saka LAN cable, good to go na. I-print mo na lang yung mga voucher, meron ka ng Piso Wi-Fi, o, di ba? For only 1,400. So link nasa video description. Ngayon mga ka-DIY, kung medyo na-hassle ka, walang tao sa bahay para magbenta ng voucher, ayaw mo mag-print, gagawin ko ng part 2 itong video na to. Tuturuan ko kayo kung paano natin gagawin yung dihulog ng barya. Tapos, yung pinaghulugan ng barya, siya na yung magbibigay ng voucher mga ka-DIY. O, diba? Ayos yun! So, ngayon, ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Yun lang naman, sharing para meron din kayong small business na pwede pagkakitaan. Huwag tayo puro gastos lang, puro DIY project kayo yung tinuturo natin. Puro gastos yung mga ka-DIY ko. So, ayun, at least ngayon, meron naman kayong simple idea na business. Sideline, mga ka-DIY. Ngayon, sa winner ng ating Bluetooth speaker na power bank, hindi pa namin tapos ilista, pero mga ka-DIY, siguro by next week, i-announce namin, kaya pwede pa kayong humabol. Check nyo yung last video natin kung paano tayo sumali para sa giveaway na to. So, ayun lang. Maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching. So, comment lang kayo kung gusto nyo makita yung part 2. So, may konting programming na yun. So, maraming salamat mga ka-DIY.